pastoral visit. Ngayon, eh, meron na experience ng pastoral visit sa diocese, meron na rin ngayon yung experience ng general example. Eh, parang gusto po sa pastoral visit na ito ay yung ating magiging general example para yung content ng pastoral visit relevant doon sa gagawin natin ano, general example, yung input kung ano na pangyayari dito ay magpapakinabangan doon sa pag-design na makakatulong para doon sa general example. By the way, mamaya pagkatapos dito eh yung committee pa yun work na mag-design para doon sa assignments, yung mag-meeting. Dito yan, usapan dito sa Presbyter of Houses, Brother Jerry, si Ray, si... Si Rico, galing-galing sa ato, galing sa scenario, ay si, na napili ko ay si Jerry at saka si Rico. Tanto ko si Rico. Tapos, yung representatives coming from districts, sino nga yung napili sa district 1? Albert San Jose. District 1, Albert San Jose. Sawa. Sani na po. Okay, si Sani. District 2. So, parang mga pera sa District 2. District 3. Edwin. District 4. Si Kuya Mar. O, pag-pimit mga pera tayo din. Pagkatapos ng pag-uwi ninyo, ito nasabi. Ngayon, ang gagawin ko ngayon eh, just to get some inputs, sa suggestions para naman makakonsider ko pagka na-plown na ito at nangyayari dito sa ating pastoral visit. At para sa inyo, ang dami na kasi may special ka dyan. Meron satisfactory experience, meron challenging experience. Ano ba yung sa tingin nyo? Ano na? Na, kung dito, parang kahit ako lang, basta anong pumasok sa inyong isip para to guide me from based on your experience mo sa pastoral visit na makakatulong para doon sa attending ko na tetra isa. Yes, Jerry. Experience po previous ay mahalaga pong bahagi ng pastoral visit ay yung dialogue with the bishop, with the council. In absence of the parishioners, in presence of the parishioners. Pero maganda po doon ay merong preferred guidelines na titingin niya beforehand ano yung mga pwedeng related topics or questionnaires na pwedeng maaaring maitanong ng mga tao para hindi po medyo pala ito kanya-kanya na lang. Ano? Yun po isang suggestion namin na mahalaga sa tingin ko sa pastoral visit. At yung program po, kung meron mga pastoral vision ng bawat parokya, di sana makihanda ng maris. Okay, meron pa. Yung mga pura, di ba nagkaroon kung binisita kayo natin ni Bishop Player? Pwede na pa kayo sa nangyari ko o sa video sana. Pero ganda o parang may kulang. Yes, Gabi. Ang isa po na panahon o may experience sa loob mas kalayaan, ay parang ang dali maging ceremonial visit lang kasi hindi talaga nagkaroon na ito ng
kailangan ma-improve, ito ang kailangan bantayan para wala cumulative effect yung tanaw. So siguro po ang masasabi ko po ay okay na po yung mga institutional na i-check ang finances, i-check ang status ng mga canonical rules. Pero magkano na futuristic view, ano ang inaasahan ninyo sa tabang ng pantahispes? Para lang na kasi yung the strong side and the weak side para may coordination. Kasi sila rin naman po ang maigma na sa parokya pag umalista ang mga usin man na nakaupo. So it will be more on kausapin ang Paris Finas kahit ang chairman at saka ang PPC kasi din nagsasabi sa mga other hotel minus po kami. So may papalutan kung ano ang nakikita nila sa parokya. So, Hindi kami napanasan.
Humingi ako ng inputs para... Paging pa-reach. Yes, ano po kay Bishop Drone na pinagsumasama at sa Bikati? Hindi po maganda ang nangyari. Kasi hindi po napas, hindi po alam yung sitwasyon ng lahat. Patutunod sa inyo sa Bikati, kahit po sa Bikati sa Bikati ito, magkatay pa rin po na mga yung mga. Pantay ko na po magkaroon ng personal peace po na kay Bishop Drone din. Na, pero, after him, si Rene and then si Eugene.
kung sa ating dahilan o ang isang tingkat na dahilan para pastoral visit ay para po dun sa General de Chaco, tingin ko po ay talagang kulang na po yung panahon para po, para natin po makapag-pastoral visit, tatawagin natin pastoral visit, ay baka po pastoral dating lang yun. Kung natin po yung parokya. Kahit pa po kwentahin nyo ng kwentahin hanggang po, kung halimbawa, sasablay at sasablay po yun. Pagka hindi po yun matatapos, hindi po yun. Pagkakapastoral visit ho, pero wala po kaluluwa. Wala po kaluluwa. Pakita lang po natin yan, para lang tayo, masabi lang natin tayo ng pastoral visit. Pero wala po kaluluwa. Hindi po yung makukonsuman ni Bishop na gusto yung sitwasyon. Kung yung po pastoral visit ay para doon po sa libatan. Ito po. So, ang amin po mukhati, ay hindi bibisita sa mga parokya, ang kausapin na lang na may siya kayong mga pari. Mga pari na lang po. Kasi po, pag kinausap po ni Bishop sa parokya yung mga yun, hastikan lang po yan. Hindi din po yun, hindi din po niya matapulso ang gusto yun. Kasi saglit na saglit lang. Sasaling-saglit lang po. Suggestion po po, kung pwede yung matulungan ni Bishop, ang bawat pari, mas mabilis ko yun. So anyway, this is a brainstorming. Anything that you say is mas malay, no? Diba yun ang premise natin? Yes. Ano na wait? Sabi naman is, this is the opportunity and I encourage my brother Chris to speak up. I think this is very serious in the mind of the bishop to make a pastoral visit this year. So if you will not speak up, we do not know what will happen. The bishop will speak up. Kasi mahalagang bagay ito eh. Para sa natin pero magwa ng mga taong. Kasi papasok din yung preparation for the reshuffle. At doon sa reshuffle, may mga plano doon na what we shall do, what we will do for the coming. Pre-reshuffle, during reshuffle, after reshuffle, magkakaroon ng mga activities. Kaya ma-apekta ang devil ng pastoral visit. So speak up yun lang ang ating gusto sa dito. Thank you. Yes, very good. And then si Eugene, si Ted. Ang proposal ko ay this is in line with the general reshuffle. My proposal is according to the mind of the diocese, according to the mind of the pastor, wherein the main concern is the pastoral program ng diocese. My proposal is pagkaroon ng proforma na sasagutan ng pare at ng kanyang na Paris Pinas sa kaatan ng kanyang Paris Council according to the vision of the diocese, yung pastoral at kapitbahay ng Kristiyano at ano. Yung mga canonical requirements, canonical books, finances, bahala na sa sila rico. Kahit ako walang pastoral visit, lagi naman kayo nandun eh. Lagi naman yung binibisita, alam yung mga estante. So, hindi na mahalaga yun eh. Pinirmahan na lang yun. Ang mahalaga dito, para sa akin, is the vision of the bishop following the ano ba talaga ang gusto niya mangyari sa diocese
At yung proformang yun, yun ang aming tutugunan ng mga pura para pagdating niya sa pastoral visit. Yun ang pitugunan. Pitugunan. Makikinig na lamang ako mismo. Kasi hindi natin na kontrol naman ako dun sa ito na kasi pagkakataon ako mismo ng mga katarong pagpalan. Pero hindi natin sasayangin yung pagkataong pagpalan kundi magipabuhay yung pagkataong pagpalan ng bispo at saka ng mga parokyano doon sa reforma na gusto niyang mangyari sa diocese. In other words, the vision of the diocese must be the vision of Paris and that will be the content of the reforma. Reforma. Westrooms, profile. Gusto mo, gusto natin mangyayari, gusto natin mangyayari ang mismo, gusto mo mangyayari para sa diocese, itutunod ko na natin ngayon ito ngayon. Kasi, useless naman yung pag-usapan na absent yung pate, kapasabi yung BBC, kapasabi yung finance, present yung pare, ako sabi ng PBC, tapos na tayo sa mga very threatening na kanya. Let us be futuristic and let us just face what is the vision of diocese in line with this reshuffle and let us help to have that one vision. The vision of the diocese, to be the vision of the Paris, expresses in that reforma profile that the diocese must be formulating. So, pagkatating ng ilang cubis po, ito na yun. Okay. Eugene, please. After Eugene, sino po ang, yes, si Roy. Senator, meron pa tayong time. So, Mr. Swelvini, gusto ko lang po sa time. Gusto ko lang pong i-hear kung kasi po yung when it comes to the schedule of the bishop, yung pastoral visit, kapag po na sabi niya na 6 months. Kasi 6 months is 120 days. No? And we have 86 parishes. Ilang seconds ba yun? That is 14 million seconds. Tapos, let us remember na ang schedule po ng bishop ay hindi naman po. Hindi po ito kasi yung schedule ng bishop will be also may concern. And then we are still celebrating the year of the clergy where the bishop is invited in different places para magbigay ng talks. So, tingnan natin dun sa 120 days na ilalaan natin for the pastoral visit ng bishop ay may mga ibang concerns pa siya. Mga pupil, mga fiesta, kung ano na talaga. Ha? CPCP, mga meetings. So, sabi mo, if we want to have a substantial pastoral visit na kung saan magkakaroon ng bishop ng time na makapag-usap sa pagkatapos ng kapare, I think longer time, tsaka mas nice po ng plano ang ating pong may tapos. Ito po yung nagtatapos sa binanggit ni Father Marcy, tukol po ito sa dating halikatan. Dati po kami miyembro ng transfer committee at dalawang bagay po yung pinagpasihan namin. Una, yung profile ng parokya at ikalawa yung sinasabi ni Father Lelena na canonical. Yung canonical, yung libro, finances, meron naman naka-take charge po doon. Yung profile na lang po pinagpasihan. Since ang last sale naman po talaga ay nasa inyo rin. Tungkol po doon sa profile, nandun po yung para makita niyo yung status ng parokya. Kung paano gagawin yung proforma na binabanggit ni Father Ray, ilang questions para sa PPC, PFC, okay po yun. And, saan po makausap is kung hindi naman nandun na yung profile, makausap niyo rin mismo yung ating meron pong mga, yes, okay. Sa isa pong banda, ang pastoral visit po ay obligasyon ng obispo.
because it says that in every 5 years, the bishop must visit the diocese. So, ang obispo sa oras na ito ay nag-iisip na siya, o nagpaplat na siya ay mag-bisita ng matapawasya na nasasabogan niya. So, bali, sa napakinggan ko sa oras na ito, determining or the time frame or some object of his pastoral visit. Kasi sa oras na ito, kapis tinagtatanong, ano ba gusto ninyo? Ano ba pwede ko manaman? Kasi sa oras na lang na ito ay nagtatanong pa siya kung posibleng makita. Eh, ang kapis po din na magsasabi, gagawin ko magagawin. So, sa palagay ko, kung unang man ang oras na meron siya, pwede dependentin whether he will choose 1, 2, 3, in 1, I mean in 1, 5, or 8, or, I don't know. Sa matalahin yung pagkakataon, sabi nga ni Sr. Ray, let's say our piece, no, about this. Pwede mo kayang after a shower na pastoral visit. Mas maganda yan, may advantage yung mas eh. Wala na yung dating parish priest. Ay, very free yung mga tao na magdalit para si Bishop dito sa diocese, dapat mas makilala niya ang diocese. Hindi lamang yung nakapunta siya dahil piyesta, hindi na lamang yung nakikita niya tayo, kundi mas mamalalim yung pagkilala. Kaya kung ang purpose po ng pastoral visit is in preparation for the reshuffle ay napapabaw. Pwede na pong tingnan niya sinasabi nga po ni Padre Amy na tingnan na lamang ang profile. Para mas, kasi yung time frame, totoo po na tapang nag-exit. Kasi knowing the parish, hindi lamang po yung visitahin yung simbahan na pinag-imisahan na nakikita lamang o hindi mo na mas, hindi o hindi masyado nakapos sa pamamagitan tao kasi fiesta. At after the fiesta, ako na ulit si Bishop, susunod na si Pahal.